Yo, dahil tapos na tayo sa ibang role, lipat na tayo ngayon sa roamer. Hatiin natin to sa dalawang parte. Una, yung flex roam. Ito yung mga hero na bukod sa pagiging roamer, ginagamit din sila sa ibang role. Unang-una na dito, yung Popol and Koopa ni Oh My Venus. Dahil sa update kay Koopa na magbe-base na ngayon yung HP niya depende sa physical attack ni Popol, tinigil na yung tank Popol and Koopa at nilagay na siya ngayon sa gold lane. Kaya nakakagulat na ginamit pa rin to ni Oh My Venus bilang roamer. Take note na sa grand finals to ng Seaball, kaya hindi mo pwedeng sabihin na experiment lang to. Tingin ko naman ang dahilan dito ay una, yung vision na kayang ibigay ng Popol and Koopa. Pangalawa naman, dahil dun sa rotation ni Cadenza na lagi siyang sa gold lane kay Donna tumatambay. Kaya ginamit nila yung Popol and Koopa pangharas kay Cadenza para makancel yung threat na kayang ibigay ng Kufra niya. Tignan nyo, lagi nalang ipopoke ng ipopoke ni Oh My Venus si Cadenza tuwing pumepwesto siya. Basang-basa talaga ng blacklist yung rotation ng NXPE kaya naging effective yung Popol and Koopa. Kung tatanungin nyo naman ako kung isasuggest ko ba yung Popol and Koopa roam, depende to sa mastery nyo kay Popol and Koopa. Oo, makunat si Popol pero ang lambot kasi talaga ni Koopa sa gantong build. Kaya kung di ka pa sanay, lagi lang mamamatay si Koopa, hindi mo rin magagamit yung mga skills mo. Sayang lang. Ang top 4 naman natin sa peak ban rate na may 55.81%, walang iba kundi ang napaka-flexible na si Cho na pwede sa gold lane at XP lane, roamer, at ang interesting pa dito, pag position 4 siya o sa mid lane mo siya gagamitin, may dalawang option ka, pwedeng utility tank katulad ng ginagawa ni Haji, o kaya naman pwede rin yung assassin na katulad naman ng ginagawa ni Hate. Sa sobrang flexible ni Cho, hindi nakatakataka yung pick ban rate niya. Lipat na tayo ngayon sa top 3 natin na may 60.47% pick ban rate, si Edith. Bukod sa napakataas na pick ban rate, alam nyo ba na top 4 din siya sa highest win rate sa Seaball. Top 1 yung mga hero na may 100% pick ban rate na isa o dalawang beses lang napili. Top 2 naman si 1-1 na may 5 matches at 80% win rate. Not bad, diba? Sunod dito si Aldous at YSS na may 4 matches. Tapos si Edith na may 11 matches lang naman. At sa 11 matches na yan, tatlong beses lang siya natalo. Kung gusto nyo siyang itry, Brave Smite yung ginagamit na emblem ni Haji sa kanya para sa sustain. Conceal naman pagdating sa roaming item, tapos defensive item na lang depende sa pangangailangan mo pagdating sa build. Maganda ding i-consider na first item yung Thunder Belt kung puro melee naman yung kalaban mo. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat na tayo sa top 2 natin na may 72.9% pick ban rate, si Ruby. Wala naman siyang natanggap na buff, pero dahil ang lakas niyang mang-interrupt ng combo o kaya mga skill na may mabagal na cast animation, nakukontra nito yung mga top pick sa Seaball tulad ni Kufra. Tignan nyo dito, handang-handa na mag-follow up sana si Haze at H2O. Kaso dahil na-cancel ni Ruby yung ulti ni Kufra, sila Ruby pa yung pumatay sa Kufra. Same din dito, tignan nyo ang ganda ng flicker na ginawa ni Johed para sana ibato yung kalaban. Pero isang skill to lang ni Ruby, na-cancel niya na kagad yung maganda sanang set na gagawin nito.
Dito rin, tignan nyo, ang ganda ng huli ni Edith kay Ruby. Kaso, na-cancel ni Ruby yung knock-up ni Edith, kaya siya pa yung napatay. Ganyang kalakas manira ng play si Ruby, kaya hindi nakakapagtaka na napakataas ng pick ban rate niya. Kung gusto nyo naman siyang itry dahil may kalambutan siya lalong-lalo na sa early game, mas maganda kung mag-tetenacity kayo sa emblem. Tapos, full tank naman pagdating sa build, hindi nyo kailangan ng lifesteal kasi pang explainer yung ganyang build. Ang top 1 naman natin ngayon na may 93.2% pick ban rate, si Glue. Ang laking tulong nung naging buff kay Glue kung saan bukod sa pinataas yung damage ng mga skill niya, nagre-reset din ngayon yung cooldown ng skill 1 mo pag tinapakan mo to. Tignan nyo dito kung gaano siya nakakairita. Bukod pa dyan, andali din kasi mag-penetrate sa backline pag luka kaya napakalaki niyang threat sa mga marksman. Take note nyo lang din na flexi si Glue sa roam at saka explane pero mas preferred siyang explainer ngayon kesa sa pagiging roamer. Yun na lang muna sa ngayon, yung next video natin yung mga solid na roamer naman. Salamat sa panonood!